Hi, good morning. Welcome to my YouTube channel. Ang iluluto ko ngayon for lunch ay adobong manok sa puti. Ibig sabihin ng sa puti, wala siyang kulay, walang toyo. Ano lang siya, patis, suka. Iyan ko sa inyo kung anong mga ingredients. So unahin natin ang bawang. Madaming bawang, mas masarap. Isang ano yan, isang buong bawang. Tapos sili. Nor chicken cube, isa. Naku, naubos na pala yung black pepper ko. Black pepper, patis, ikita nyo ba? Ayan, dalawang kutsara. Tsaka na natin dadagdagan mamaya pagkaluto na, kung kulang pa ba o sakto lang. Huwag natin dadamihan ng paalat sa umpisa ng pagluluto. Tapos ito na ang suka. Suka ito na may sili. Ayan. Sukang maanghang. Unting hot sauce. Ayun. Konti lang muna. Masarap tong hot sauce pala sa ano, arroz caldo. Yung iba ho naglalagay ng bay leaves, ako ho hindi, kasi yung mga bata ayaw ng lasa ng bay leaves. Ako okay lang sa akin, pero ayoko naman magdalawang luto pa. No, yung isa wala, yung isa mayroong bay leaves. So ang ginagawa ko, hindi ko na lang nilalagyan. So pakukuluan ko na ho to. Ayun, pag papakuluan ko, hindi ko tatakpan para kumbaga maluto yung suka, hindi siya mahilaw. Inalis ko yung mga ano eh, yung mga puwet. Ayan o, nalis ko lahat. Kasi nasasayang lang, hindi kinakain. So, ang ginawa ko, hinati ko. Tapos yung dalawang hari ito, inalis ko pati buto. Kasi nasasayang yung laman ng buto. Hindi sila marunong magsimot. Yung puti, hindi ko nilalagyan ng asukal. Ang nilalagyan ko lang ng asukal, yung adobo na regular, yung may toyo. Pero pag ganito ho, huwag yung lalagyan ng asukal. Ayan, medyo kumukulo na ho. Kasi itong kawali na to, grabe mag-conduct ng heat to. Yung umiinit siya na sobrang init. Kaya hindi pwedeng pamprito. Pwede siguro sa french fries. Pero kung sa itlog-itlog, hindi po pwede, masusunog. So, ito na, ano, kumukulo na siya. So, pwede na, kumulo na siya kanina pa. So, pwede na natin siyang takpan. Takpan na natin. Tapos, balik tayo mamaya. Siguro after 15 minutes, hinaan ko ang apoy. Mambot siya at hindi masunog. Okay? Guys, ito ha, naglaga ako ng insulin plant para sa diabetes yan eh. So, pampababa ng sugar, ito yon. Hinugasan kong, may tanim ako nito eh, hinugasan kong maigi, siguro mga 4 times. Tapos, nilapirot ko, nilagay ko dyan, tapos sa kaldero, tapos nilagyan ko ng tubig. Siguro ito mga
dalawa o tatlong, dalawat kalahating litro. Ito, for, good for siguro 2 days. Sa amin, ay sorry, sa amin ni Mother, pampababa ng sugar. So, pakuluin nyo lang ng pakuluin. Siguro mga 15 minutes na pakulo. Itapos, isarado nyo. Ilagay nyo yung tsaa. Ilagay nyo yung turmeric powder. Palamigin nyo. Tapos, ilagay nyo sa isang bote o pichel. Ilagay nyo sa ref. So, yun. 3 times a day, pwede kayong uminom ng isang baso. No? So, ito na ho. Ano na siya, malapit na siyang lumambot. Palalambutin natin siya ng malambot, ng yung malambot na malambot kasi gusto ni Mother yun. Ayaw niya na matigas. Tsaka gusto rin ng mga bata yung malambot. Meron nga ito, may luto ito na yung hinihimay tapos parang tinutusta niya, tinutusta nila. Yung parang nagiging chicharon. Nihimay nila tapos ipiprito. Napakalinamnam ho nito. Nagturo sa akin ito. Ito ay recipe ng lola ko sa father side. Napakahilig ho niya magluto ng ganito, ng mga pagkain. Pagtanghali, magluluto siya umaga, almusal. Pagkatapos mag-almusal, magluluto na naman siya sa, magpe-prepara siya para sa tanghalian. Pagkatapos ng tanghalian, mga bandang alas 4, magpe-prepara naman siya ng panghapunan. Mahilig ho siyang magluto, tsaka masarap. Sa kanya ko ho na laman, lahat yung, halos lahat ng mga technique sa pagluluto para maging masarap siya. Katulad nung isasangkot siya, tapos ipapabrown mo ng konti, yung baboy bago mo lalagyan ng tubig, yung mga ganun ba, parang malasang malasa. Tsaka siya hindi siya gumagamit ng ano eh, ng bechin. Oo, kasi naalala ko yun pagka yung nagigisa siya ng, ay, nagluluto siya ng misua na may bola-bola. Hindi siya naglalagay ng ano, patis lang. Naalala ko, nung maliit pa ako. May bechin na kaya nung maliit pa ako. Mga 1970s. Pero tatandaan ko, hindi siya naglalagay eh. Hindi nga siya naglalagay ng cubes, yung nor. Wala pa atang nor cubes nung araw eh. So ito, hintayin ko lang na lumambot. Tapos, tingnan niyo yung mantika ng ano eh. Diyan siya mapiprito. Tapos, palambutin ko siya. Pag malambot na, tsaka ko siya yung lalakasan para matuyo. O, takpan na ulit natin. Itong kabila naman, yung nilalaga ko na insulin plant para sa diabetes. Eh, maya-maya, uurasan ko na siya mga 20 minutes. Tapos, pag after 20 minutes, sasarado ko na, lagay ko na yung ano, yung mga tsaa. So, ito po ang ilalagay ko. Itong organic turmeric powder, best before July 2022. So, bigay ito anong pamangkin ko sa akin eh. Tapos, lalagyan ko rin ng green tea at saka ito. Galing pa ito ng Dubai eh. Earl Grey. Itong Earl Grey na to, lasa siyang ano, yung parang, ano ba yun? Bulaklak. Masarap naman. So, lalagyan ko ito after yung napakuluan ko na to. Tinimer ko eh, hindi pa nag-a-alarm. So alam niyo na ito ilalagay ko. So nag-alarm na ho, ilalagay ko na ito. Yung green tea at saka yung Earl Grey tea.
Sarado ko na. Tapos, lalagyan ko ng turmeric powder. Ngayon ko lang itatry itong, ano eh, itong turmeric powder. Kasi parang ayoko ng amoy. Pero lalagyan ko para maging healthy. Tiisin na lang natin ang lasa. Umpisa tayo sa konti lang. Yan o. So, lalagay ko. Bahala na si Batman. Kung ano lasa niya. Barasa. Ang amoy. May turmeric. Pero konti lang nilagay ko. Ayoko ng overpowering. Pagka yung medyo okay pala, dadagdagan ko. Kasi ang nilalagay ko lang talaga, yung tsaa at tsaka itong ano eh. Yung insulin plant. Ako na tas, hayaan ko na siyang lumamig. Ang sabi kasi, mahusay daw yung turmeric sa diabetes din. At saka sa cancer. So, titingnan natin kung okay. So, ito, malambot na siya. Chinek ko na, malambot na, oh. Ito, malambot na. So, ang gagawin ko, ayun, pamamantikain natin. Hihinaan ko lang ang apoy. Kasi napaka, ano nito, eh. Itong kawali na to, grabe magano ng heat. Mahina na yun, ha? So, hayaan ko siya mag-brown ng konti. Sarap. Nahawakan ko. Dumidikit, eh. Ito, pag-browning ko ng konti yung ilalim. Pag nilakasan natin ang apoy nito, masusunog to eh. Maya-maya magsasain na ako. So ito, tingnan nyo oh. Yung mantika niya oh. Tapos, nagbabrown na yung ilalim. Titikman ko kung maalat na, kung okay yung alat niya. Lagyan ko pa ng konting asin. Konti lang. Ay, hindi. Patis na lang ilalagay ko. Sarap. Sarap naman. Sarap siya. Magugustuhan to ng pamangkin. Ito lang. Ang luto lang ng chicken na nakakain nila ay fried chicken at saka ito, yung adobong puti. Yung may soy sauce ayaw nila nun. So ito nakakain nila. Kasi parang pritong ano lang eh. Parang piniprito lang ang lasa. Masarap nito talaga, may brown na brown sa ilalim ano. Lakasan ko lang ng konti, pero hindi masyado nga kasi pag nilakasan natin, masusunog. Tsaka pag nilakasan nyo, kailangan halo ng halo. Yung inaalis nyo yung ilalim. Oh. Oh, nagbabrown na siya. Ang masarap niya yung ano, ito. Yung nasa ilalim na yan. Diyan ka, yan ang malasa talaga. Kita nyo, lambot na. 120 ang kilo ng bok choy sa chicken bok choy sa Save More. Nag 180 ito eh. Buti bumalik sa 120. Hindi, nag 99 tapos nitong huli 180 daw. Yung pagkakabili niya. Ngayon 120. Okay guys, ito na. Luto na siya. Tama-tama sa alat.
kung kulang sa alat sa kanila, maglagay sila ng patis, ano? Okay guys, thank you for watching. Babu!